Panginoon at Jesus. Kasi pinilit ko po kayo, bilan ako ng bagong doll. Sana yung doll na lang kinuhan. Wala! Ibalik mo to, Farah! Hindi sa'yo to! Para sa mama at papa ko to, Farah! Farah! Lucy! Tumigil ka na, ayaw! Ang damot kasi niyan, Tay! Sabi niya, ayaw niya na sa manika. Pero ayaw din pairam sa akin! Gusto ko na po to isole. Dahil ito po yung dahilan kung bakit namatay si ng mama at papa. Bumulong ka sa kanila at sabihin mo na lalawin ka nila sa panaginip mo para makapagpaalam ka. Parang nakita ko po si ng mama at papa. Pero parang nakita ko po yung sarili ko na natutulog. Hindi panaginip yun. Ang tawag doon, astral projection. Pwedeng humiwalay ang kaluluwa natin habang natutulog tayo. Pero ikaw, special ka, Lucy. Marami ka pang dapat matutunan tungkol sa astral projection. Tuturuan muna kita. Ako din po, Tay. Turuan niyo rin po ako. Huwag muna, Farah. Bata ka pa. Tuturuan ko lang si Lucy kasi nabuhay na sa kanya ang kanyang kakayahan. Alam ko na. Pupunta tayo sa beach para makahingi ng bayan lahat. Nakasabi lang ni Auntie Belen! Ba, gusto mo muli magkaibigan tayo? Kailangan ni Ayapit ang maglaro eh. Wait lang, Farah! Go rin dun eh! Mas malalim, mas masaya! Pero hindi ko na kaya! Yan! Ang yabang mo kasi! Buti nga sa'yo! Para! Saka pupunta! Sandali lang, para! Tulang! 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 Tulang, para! Please, para! Tulang! Ling! Andito na yung soft drinks, ah! Oh, malapit namang maluto yung barbecue mo? Oo, pwede na to! Lahat, tawagin natin yung mga bata! Kumain na tayo! Bata, nalulunod! Farah! Si bata, nalulunod! Farah! Farah! Ernesto, bilisan mo!
nangyayari po ito, Uncle? Lucy? Uncle, totoo nga po sinasabi na nag-astral travel po kayo. Pero natatakot na po ako. Bumalik na po tayo sa katawan natin, Uncle. Hindi na ako makakabalik, Lucy. Ikaw na lang. Sige na. Bakit hindi na po pwede? Patay na po kayo, Uncle? Bumalik ka na, Lucy. Huwag mong iwan ang iyong katawan ng matagal. Baka pasukin ang ibang kaluluwa kapag ginawa mo yun. Ayoko po! Hindi po ako babalik, Uncle, kung hindi po kayo kasama! Sige na, Lucy. Pakisabi mo na lang sa mag-ina ko na mahal ko sila. Mahal na mahal ko kay Lucy. Handa. Sobrang nakakabigla yung pangyayari. Kaya maraming salamat sa pakikiramay niyo. Pundo lang sila, tate. Matatagal na ulit na mo. Pinipilit ko. Huwag ka mag-alalamarin nandito yun. Uncle, thank you po sa pag-save niyo sa akin. Thank you rin po sa mga duro niyo po sa akin. Thank you po kasi mabait po kayo sa akin. Mamimiss ko po kayo, Uncle. Pakisabi mo nalang sa mag-ina ko. Mahal ko sila. Mahal ko kay Lucy. Sorry po, Uncle. Hindi ko po matandaan yung bilin niyo po sa akin. Pwede po ba? Magpakita po kayo ulit sa akin. Mag-astral projection po ulit tayo. Sabi mo? Nag-usap kayo ni tatay bago siya mamatay? Magkita kasi kami ni Angko sa astral, pero hindi ko na maalala. Hanggang ngayon, iyabang mo pa rin yung astral-astral mo? At binibida mo pa rin ba sa akin na nagpaalam sa'yo si tatay? Pero sa akin, hindi. Hindi, Farah. Napaka mga ago mo talaga. Inagaw mo na nga si tatay. Binatay mo pa siya! Wala akong ginawang masama. Ikaw, Farah! Ikaw ang nagdala sa akin sa malalim! Kaya ako nalunod! Kaya ako sinim niya, Uncle! Kaya siya! Hindi totoo yan! Ikaw may kasalanan! Hindi mangyayari ito kung hindi ka dumating sa buhay namin! Kasalanan mo! Binatay mo ang tatay ko! Aray! Lucy, tumigil ka nga, ha? Tumigil nga kayo! Ano, nag-aaway na naman kayo at dito pa talaga? Siya kasi na eh. Biglang na ako sinugunutan. Hindi totoo yan, Ante. Tumigil ka na! Tumigil ka na, Lucy! Pasalamat ka nga at pinapayagan pa kita dito eh. Pagkatapos ng ginawa mo sa asawa ko. Belen. Belen, huwag mo naman idama yung bata sa galit mo. Aksidente na nangyari. Sasabihin kay nanay ko kung anong nangyari doon sa dagat. Dahil kung hindi, sasabihin ko kay nanay na palayasin ka. Ayoko na nung gulo, Farah. Ante Belen, maghahain na po ako. Sa tingin mo, hahayaan pa kitang tumira dito sa pamamahay ko? Ante Belen, hindi po kong palayasin. Magpapakabait na po ko. Hindi na po ako makikipag-away kay Farah. Talagang hindi! Dahil hindi ka na makakalapit sa amin kahit kailan. Dahil peste ka! Peste! Lahat ng dikitan mo namamatay!
Kaya hindi ako papayag na mapahamak pa kami ng anak ko nang dahil sa'yo! Ate! Wala ka ng lugar sa pamamahay ko dahil salot ka! Salot! Salot! Tapos ko, ginawa na rin ni Farah. Lali, tayong dalawa na lang magkasama ngayon. Lali, walang iwanan ha. Tayong dalawa na lang eh. Lucy, anong ginagawa mo dyan? Bakit hindi ka sumali sa kanila? Oo, ang saya-saya nila. Ayoko po, dito lang po ako, sister. Tapos ano? Ang kakausapin mo lang yung manika mo. Ayaw mo ba sa amin? Ayoko po kayong magustuhan kasi kapag napapalapit po ako sa ibang tao, may nangyayaring masama po sa kanila. Yun po yun ang nangyari sa mama at papa ko. Pati sa uncle ko. Lucy, hindi totoo yan. Sige, sige. Pero sana naman, may iba kang nakakausap maliban dyan sa manika mo. Hindi naman sumasagot yan. Ang mabuti pa, itong mga halaman na lang kausapin mo, ha? Sige, ganito. Hindi rin naman po sumasagot ang halaman, sister. Eh, oo nga. Pero alam mo bang may positive effect sa mga halaman kapag kinakausap sila? Oo, lalo silang gumaganda at saka lalo silang nabubuhay. Ganito, manood ka, ha? Hello, mga halaman. Naku, kumusta kayo ngayon? Ako, ito ha, didiligan ko kayo para lalo kayong gumanda. Ito, hindi ka yata nadiligan. Ano bang nangyari dyan? Tuyo na naman yung mga dahon. Ay, nako. O, yan. Bukas, babalikan ko kayo, ha? Lali,
Dito muna tayo magpaantok, ha? Oh, akala ko ba kapag kinausap kayo ni sister, gaganda na kayo, pero bakit malungkot pa rin kayo? Gusto niyo ba kwentuhan ko kayo para maging masaya na kayo? Dati, nung buhay pa si na mama at papa, may sarili kaming bahay. Tapos, tinutulungan namin mag-bake si mama. Tapos si papa, laging mali-mali yung nilalagay sa akin. Kaya, laging hinahabol ni mama si papa ng sandok. Pero, hindi naman siya pinapalo. Kasi, love ni mama si papa. At, love din nila ako. Tapos, dati, namasyal kami sa zoo. Inagaya pa nga ni Papa yung mga monkeys. Nakakatuwa talaga si Papa. Mama, Papa, miss ko po kayo. Lucy, okay ka na? Totoo po yung sinabi niyo, sister. Kinausap ko po itong mga bulaklak kagabi. Tapos ngayon po, kumanda na po sila. Oh, and bakit ka umiiyak, anak? Kasi po, di naman po lahat ng mga dinidikitan ko na mamatay. Nabuhay po itong mga bulaklak dahil sa akin, sister. Simula ngayon, lagi ko na po silang kakausapin. Tutulungan ko po kayo mag-alaga sa kanila. Ikaw, ang ganda-ganda niyo. Nagustuhan niyo ba yung kwento ko sa inyo kagabi? Nag-aasawa ka na kasi, di sana hindi lang yung mga halaman na yan na nagpapasaya sa'yo, hindi ba? Sister naman, asawa po ka agad. Di pa nga po ko nagbo-boyfriend eh. Oh, ay, teka nga muna. Sino kayang may kasalanan, ha? Eh, imbis kasi na lumalabas ka at nakikihalubilo dyan sa mga kasing edad mo, eh wala kang ginawa kundi dalaw ka ng dalaw dito. Ay, naku, Lucy, sa lahat naman yata ng mga batang lumaki dito sa ampunan, ikaw lang ang gumagawa niyan. Ayaw niyo po yun, sister. At least marunong po akong lumingon sa pinanggalingan. Tsaka namimiss ko na rin po kayo eh, kaya po ako dumalaw dito. Eh, baka naman sakali lingon mo sa nakaraan. Eh, wala ka nang marating. Lucy, kalimutan mo na yung mga sinabi sa'yo ng pamilya mo noon. Iwan ko po ba, sister? Mas mabuti pa po kasing dumistansya na lang po ako kaysa masisi na naman po nila ako kapag minalas po sila dahil sa akin.
Tsaka, mas mabuti na nga pong wala pong umampun sa akin. Hindi ka salot, anak. Blessing ka. Alam ko yun. Kasi binayayaan din ako ng pagmamahal at alaga mo. Sister naman eh. Kaya nga. Sige na. Hayaan mo namang maranasan at maramdaman ng iba yung alaga at pagmamahal na kaya mong ibigay sa kanila. Hayaan mo na yan. Kung hindi na talaga kaya, hinahayaan mo na. Pinagsisipa kasi yan ni Mrs. Kasidsid eh. Hindi, bro. Kaya pa to. Masisave ko pa to. Huwag ka susuko sa akin, please. Ililipat lang kita ng bahay, ha? Pero walang masamang mangyayari sa'yo, promise. Pasensya na, bro, ha? Hindi ko kasi kayang kontrolin yung pagwawala ni Mrs. Kasidsid. Alam mo naman yun, konting delay lang sa pagbabayad ng utang. Makapagwala na, alam mo. Sorry, wala ako dito. Ako naman kasi talaga dapat nakipag-usap sa kanya eh. True. Kasi kung nandito ka, hindi ako mapapapayag sa additional 10% interest sa utang natin sa kanya. Ano? Bro naman. True. Sorry na. Hindi ko kayang kontrolin yun eh. Hindi ko mapipigilan yun. Alam mo naman yun. Mamaya mukha ko na yung sunod niyang basagin. Di ba, alam na. Huwag mo na isipin yun. Mamaya na natin tapusin to, ha? May paghahandaan pa tayo. Tara na. Ibali, mamaya na yung business meeting natin sa Rigor Builders. Makikita nila tong business proposal natin. Tapos, magda-down payment na sila para sa una nating project sa kanila. Yun ang ipambabayad natin kay Mrs. Oo, tama. Manifest, manifest. Magdilang anghel ka. Eh, may mga angels naman talaga akong bumubulong kay Lord para sa akin. Yes. Ma. Pa. Tulungan niyo naman po ako. Kailangan na kailangan lang po talaga. Please. Mag-boyfriend eh. May balak kang gawing alipin. Alam mo, ayaw mong mag-jowa kasi or nahintay ka ng soulmate mo. Diba? Huwag mo mag-deny sa akin. Oo na, siyempre gusto ko magkaroon ng boyfriend, no? Doon siya nakalaan talaga para sa akin. Parang soulmate pa. Masama ba yun? Siyempre hindi. Pero sana tayo maskulado para may tagabuhat. Sakit na eh. Iwan ko sa'yo. Lili ka na. Magayos na tayo. Ay, wala naman dun to itsura natin pag na-meet si Mr. Rigor. Okay nga yun para makita niyo talagang hardworking tayo. Binangga. Ay, check ko yung bangga. Check.
kausapin natin yung bumangga sa atin. Oh my God! Ulat ako? Ay! Binangga nga tayo! Oh, bihira! Excuse me, binangga niyo po kami! Binangga mo ba tong kotse ko? Ha? Sige na, huwag na magsinungaling. Galit yung babaeng binangga mo. Dinumihan niya yung sakyan. Pati ako, dinumihan niya. Yung babaeng nabangga mo, dumating ba? Hindi. Alam mo, dead man na yun. Luma na kasi yung sasakyan nila, sir. Sorry po, dahil sinayang ko yung business opportunity na binigay niyo sa akin. Lord, naniniwala po ako na may magandang plano pa rin po kayo para sa akin. Ano nangyayari? Ayos! Fuck!